Dante o Diwaling Enforcer is part of his law. Sa pulibong multa. Mga kamatid, bali yun. Kasi po, kung nakarehistro ang iyong motorsiklo ng January 2, month of January, pwede mong gamitin. Hindi ka pwedeng sabihin expired. Yes, John? Buong month. Buong month. Kailan yan expired? Sa kasunod na month. Okay? Kasunod na month. February. Nalinawan po ninyo. Basta kung ano mang petsa nakita mo, November or January, December, whatever, kung anong month, hindi ka pwedeng hulihin kapag lumampas ka ng petsa doon sa expiration date. Basta kung yan ay October, buong month of October, pwede mong gamitin at hindi ka pwedeng hulihin. Sa kasunod na month, doon ka palang expire. Klaro? Okay, klaro. Now, itatanong ninyo, eh, Colonel, paano yun? Hindi ko narinyo ng tama. Paano yun, Sergio? May maliit na halaga na ikaw ay babayaran. May babayaran ka, maliit na halaga. Parang 120 pesos lang. Okay? 120, ano po? Klaro, klaro? Klaro. Kailangan alam niyo, kailangan ipagsabi niyo, dahil dalawa ang problema sa enforcer. Mayroong walang alam, ignorante, meron naman alam, pero kakapusuhin ka. Okay? Thank you. Okay, ganito. May mga police, may mga enforcer na ignorante sa ganyan. Okay. Now, mahalagang paalala, ulitin ko, mahalagang paalala sa inyong lahat. May magulong sistema sa LTO. Ano yung sinasabi? Ang renewal daw ng iyong motorsiklo ay base sa ND, na plaka. Tama? Narinig-tanin niyo yun? Eh, paano naman yung narehistro na wala pang plaka? Oh. So, dahil magulo, para hindi kayo mapiperwisyo, simple ang gagawin. Pumunta kayo sa pinakamalapit na LTO officer, pakicheck naman po kailan ang expiration date nito. Tapos pakisulat na lang po. Ipasulat ninyo sa likod ng official receipt. Sapagkat may mga pulis po at mga enforcer na hindi naiintindihan yan. At kayo ganun din. Samantalang kung nakasulat lang, valid until. Tapos isinulat, pinirma ng taga-LTO para malinaw na basa. Kasi po, sa katotohanan, magulo ang sistema sa ngayon. Okay? Gets nyo? Pero kung mapera kayo, 10,000 lang ang multa niyan. By the way, gentlemen and ladies, pag expert ang motorsiklo mo, ha? Sa pagiging expert, ang multa 10,000. Okay? At 2,000 sa pagmamaneho ng unregistered vehicle. So, 12,000 pesos. Klaro? Klaro, 12,000 pesos. Any question? Wala. Very good.